Tumailalim sa Voice of Youth Training noong July 15 to 16 sa Nagcarlan, Laguna, ang mga Adventistang kabataan ng Metro San Pablo District 2. Ito ay kanilang paghahanda sa gaganaping Voice of Youth at pangangaral sa distrito kasabay ng paglinang ng kanilang mga talentong kaloob ng Diyos para sa gawain. Si Nicole Nipolo para sa report. Upang sanayin ang kakayahan ng mga kabataan sa gawaing pang-ebanghelyo, masikap na isinagawa ang Voice of Youth Training Camp na kaakibat pa rin ng temang I Will Go na dinaluhan ng mahigit 40 na kabataan mula sa iba't ibang simbahan ng Metro San Pablo District 2. Ito ay naglalayo na maihanda ang mga kabataang Adventista sa gaganaping Voice of Youth. Ginanap ang naturang programa sa Exalion Farm and Recreation na matatagpuan sa Nagcarlan, Laguna. Ito ay idinaos sa loob ng 2 araw simula 15 hanggang 16 ng Hulyo. Isang pasasalamat sa Panginoon ang magkaroon ng ganitong mahalagang programa ng mga kabataan, ang Voice of Youth Training. At ang programang ito ay naglalayon na ang mga kabataan ay masanay pa na matuto ng pagbibigay ng pag-aaral ng salita ng Diyos at ganoon din sa kanilang pananalangin. Magkaroon sila ng panahon at maalaman nila ang iba't ibang mga pamamaraan ng tamang pananalangin. Ang kalagahan ng Voice of Youth or VOY sa mga kabataan ngayon, lalo-lalo na sa panahon ngayon, is ang mga kabataan natin ay magkakaroon ng pagkakataon na ma-develop ang kanilang mga abilidad, ang kanilang God's gifted skills, talents. Tinalakay dito ang pundasyon ng Ebanghelyo para sa mga kabataan kung ano nga ba ang Voice of Youth o VOY, devotional na pamumuhay at ang mga dapat at hindi dapat gawin sa oras ng pagsasagawa ng naturang gawain. Kaakibat na rin noon ang iba't ibang aktibidad na nagpalinang ng kahusayan at pagkatuto ng mga kabataang dumalo. Natutunan ko po maging missionary upang maipahatid ang magandang balita ni Jesucristo sa mga hindi pa nakakakilala tungkol sa Kanya. At naging masaya po ang aking experience sa event na ito dahil marami akong nakilalang kaibigan at natuto ako ng madaming bagong bagay. Sa mga huling kapanahunan, mahalagang maranasan ng mga kabataan ang mga programang tulad nito upang magamit nila ang kanilang mga talento sa paglilingkod sa ating Panginoon. Mula dito sa Nagcarlan, Laguna, ako si Nicole Nipolo, nagbabalita para sa Hope Today.